unang una. Binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating butihing narrator. Depende na po sa inyo kung matatakot kayo sa kwento ko. Ako ay ibabahagi ko lamang ang mga naranasan ko sa kababalagan. Dalawa po ang aking karanasan sa Engkanto at Aswang. Uunahin ko muna ang karanasan ko sa Engkanto. Nangyari po ito way back 1987. Medyo matagal na pero natatandaan ko pa rin. Tumatak ito sa akin kasi magpahanga ngayon, mahirap paniwalaan. Ako po ay 10 taong gulang noong mga panahong ito. Sa probinsya namin, kami po ay nag-uuling. Nabubuhay pa noon ang aking lola. Yung tatay ko naman ay nagtatrabaho sa syudad at sa isang buwan, 4 o 5 beses lang po siyang umuwi nang dahil isa po siyang driver ng isang kumpanya. Isang araw, kami ng kuya ko ay naghahanda ng mga kahoy na gagawin naming uling. Si nanay naman noong sandaling ito ay naghuhukay na ng lupa. Hanggang sa nagsabi itong si Lola na wala na daw kaming pospro. Nagsabi naman ako na tignan niya sa kwarto ni kuya, baka meron doon kasi naninigarilyo po si kuya. Maya-maya lang, "Wala talaga, apo. Bumili ka na muna doon. Ako na yung tutulong sa kuya mo." Sabi ni Lola sa akin. Yung bahay po namin, Sir Chris, ay masasabi kong nasa gitna ng kagubatan kasi marami po talagang kakahuyan ang nakapalibot dito. At ilang kilometro mula sa bahay namin ay bukid na. Ang tindahan na bibilhan ko ng pospro ay medyo malayo-layo sa bahay. May isang parte sa lugar namin na tinatawag naming masiot o mariit o di kaya ay ligwin. Pinaniniwalaan namin na ang lugar na ito ay pinamamahaya ng mga engkanto, lamang lupa, maligno, multo at kung ano-ano pa. Maraming mga kwento sa baryo namin patungkol sa nasabing lugar. Habang naglalakad ako noon, tamang-tama naman na tanghaling tapat ang sandaling iyon. Kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan o siguro nasanay lang ako sa mga sinasabi ng aking lola nung bata ako na tuwing tanghaling tapat, nagsisilabasan sila. Noong medyo malapit na ako sa lugar na ito, nagtaka ako kasi maraming tao. May naghuhukay, may naghahanda ng mga pagkain, may umuupo, may karwahe, at may mga tumatambay. Parang normal po ang sitwasyon na iyon. Tumingin-tingin ako sa mga taong ito at nagbabaka sakali na meron akong kakilala. Subalit ni isa ay hindi pamilyar sa akin. Ang pumasok sa isip ko noon na baka ang lupain na iyon ay binenta na ng may-ari kasi matagal nang binebenta ang lupain na ito simula pa nung bata ako. Kaya naman hindi ko na lamang sila pinansin at nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Sa pagdating ko sa tindahan, nagtanong ako sa tindera. Ang babanggitin kong pangalan ay hindi po totoo. "Aling nena, sino po mga tao doon sa lugar na mariit?" "Marami po sila doon. Parang mayroon po silang pinapagawa sa lupaing iyon." Sabi ko sa kanya, "Parang wala naman akong nakita dito na dumaang mga tao. At siya nga pala,
pagsabihan mo ang kuya mo na huwag masyadong umutang ng sigarilyo. Sinisira na niya ang kanyang kalusugan. Mayroon pa siyang utang. Sabi ni Aling Nena, natatandaan ko pa talaga ang mga salitang ito. Minsan, napapangiti na lang ako. Hindi nagtagal ay bumalik na ako sa bahay at napadaan ulit ako sa lugar na sinasabi kong mariit. At nung malapit na ako doon, nagtaka ako kasi wala na pong mga tao doon maliban sa isang kabayo. Napahinto po talaga ako sa tapat ng kabayo at iyon ang pinakaunang beses na nakakita ako ng kabayo nang malapitan. Siyempre bilang bata Sir Chris, namangha ako. Grabe, malaki palang kabayo. Sabi ko nung sandaling yon. Hindi nagtagal ay titig na titig ako sa mga mata ng kabayo kasi parang may namumuong matingkad na kulay sa kanyang mga mata. Hanggang sa nagsalita ito nang hindi ko maintindihang lingwahe. Dito po ako natakot at tumakbo ng napakabilis. Nakita ko si Lola na nakaabang pala sa akin sa di kalayuan at nagsabi ito ng, sino ang tinitignan mo doon? May nakita ka ba? Tanong niya sa akin. Dito ko na kinuwento kina Lola at Nanay ang nasaksihan ko. Simula noon Sir Chris, hindi na ako dumadaan doon. At sa kabila na ako dumadaan kahit na medyo malayo, papuntang tindahan at kalsada. Ang importante, wala akong makita. Kasi hindi talaga ako nakatulog ng 3 gabi nang dahil sa takot at karanasan na iyon. Itong pangalawang karanasan ay tungkol naman po sa aswang. Ito ay nangyari noong mga panahong nanghihina na si Lola. Ito yung tinatawag namin na taghimatayon o nararamdaman na ng isang tao na malapit na po siyang pumanaw. Nangyari ito taong 1999 sa bahay namin. Noong mga panahong ito, si Lola po ay hindi na nakakalakad, nanghihina na po siya at nawawala ng gana kumain. Siya po ay 75 taong gulang noong mga panahong ito. Isang gabi, araw ng Sabado, hinihintay naming dumating si tatay. Kakatapos lang naming maghapunan at si Lola ay nasa kwarto niya, nagpapahinga. Nasa labas po kami ng bahay noon, ako, si kuya at si nanay, naghihintay sa pagdating ni tatay. Kasi sigurado na marami itong dalang pagkain at gamot ni Lola. Bandang alas 7 ng gabi, narinig naming parang nagsasalita si Lola. At kapag ganito ang mangyari, mayroong kailangan si Lola. Pwedeng may nararamdaman ito. Kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng pagkain, o gusto niyang umihi o magdumi. Kaagad namang pinuntahan ni nanay si Lola at nagdala ito ng tubig para kung sakaling tubig ang kailangan niya, hindi na ito babalik pa sa sala. Hanggang sa sumigaw si nanay. Nay! Nay! Mga anak, halikayo dito! Sigaw ni nanay sa amin. Sa pagpasok namin ni kuya sa kwarto, nakita namin na hinahabol na ni Lola ang kanyang hininga. Ito na po yung tinatawag namin na taghimatayon. Iyak ng iyak noon si nanay kasi parang alam niya na mamamaalam na si Lola. Si kuya ay umiiyak din. Hanggang sa dumating si tatay at kaagad rin namang pumasok sa kwarto at hindi nagtagal, kumalma si Lola at bumalik po sa normal ang kanyang paghinga. Nakita ko si Lola na nakatingin lang sa itaas. Ako naman ay tumingin din ako sa itaas. At laking gulat ko na merong maliit na butas ang bubong namin na noon ay pawid. Nagtaka ako noong mga sandaling yon kasi sino ang gagawa ng butas doon? Tinitigan ko talaga ang butas hanggang sa nakita ko na meron pong sumilip.
Hindi talaga ako nagkakamali o namamalikmata. Meron po talagang sumilip. Kagad naman akong napasigaw at itinuro kina nanay at tatay ang butas. Dito na po si Lola nag-umpisang sumigaw na parang takot na takot at pilit niyang inaalsa ang kanyang mga daliri at tinuturo ang bubong namin. Nung nakita ito ni tatay, kaagad naman itong nagmura at lumabas ng bahay. Sa kanyang paglabas, umalog po ang bubong namin na parang mayroong tumakbo. Sa pagbalik ni tatay sa bahay, nagsabi ito na wala naman po siyang nakita. Nagsabi naman si nanay na bago pa man lumabas si tatay ay mayroong tumakbo sa bubong at hindi na naabutan ni tatay ang taong nasa bubong. Sigurado ako na aswang yun. Oras na siguro ng lola nyo, ito din ang nangyari sa lolo nyo. May nagparamdam. Sabi ni tatay, lumipas sa mga oras, nagsabi itong si nanay at tatay na hindi na sila matutulog at bandang madaling araw, nagising ako sa panaghoy ni nanay at tatay sa kabilang kwarto. Kagad akong napaiyak kasi alam kong wala na si Lola. Sa pagdating ko sa kwarto, nakita ko po siyang parang natutulog lang at bahagyang nakangiti ang kanyang mga labi. Isang tahimik na pagpanaw. Kinaumagahan ay kinuha po ang bangkay ni Lola at ilang araw ko din po siyang napapanaginipan at mayroon pa po akong pahabol na karanasan. 5 buwan ang nakakalipas simula nung pumanaw si Lola. Palagi ko pong naririnig sa kanang tenga ko ang kanyang boses. Parang tinatawag niya ako na hindi ko maintindihan. Hanggang sa isang araw, kakagaling ko lang noon sa eskwelahan at sa sobrang pagod ay nagpahinga muna ako ng kaunti. Nakahiga ako noon sa isang mahabang upuan habang hinihintay ko si kuya at si nanay. Tuwing hapon po ay hindi ko talaga nadadatnan si nanay sa bahay kasi pumupunta ito sa palengke. Maya-maya pa, parang may malamig na hangin na dumapo sa kanang tenga ko. Kaagad akong napalingon sa pinto ng bahay hanggang sa narinig ko sa kusina na parang mayroon pong naguhugas ng mga pinggan. At syempre, kaagad akong tumayo at inisip ko na baka si nanay iyon at hindi ko lang alam na andoon pala siya sa kusina. Nay? Sabi ko nung sandaling ito at pumasok ako sa loob ng bahay. Sa pagdating ko sa kusina, Nay! Sabi ko pa sa kanya habang ito ay nakatalikod at napahinto sa paghugas ng pinggan. Subalit unti-unti kong napagtanto na yung damit na suot niya ay damit ni Lola noong pumanaw ito. Agad ko namang tinitigan ang kanyang buhok at pangangatawan. Dito ko napagtanto na hindi si nanay iyon, si Lola. Agad naman akong kumaripas sa pagtakbo palabas ng bahay at dito ko nakasalubong si nanay na may mga dalang ulam at gulay. Kinuwento ko sa kanya na nagpakita si Lola sa akin. Nung una takot pa kaming pumasok sa bahay. Ngunit nung dumating si kuya, naging maayos ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng maikli kong kwento. At hanggang dito na lang po, tawagin niyo ko sa pangalang Balong na nakatira sa isang probinsya sa Iloilo. Unang-una, binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout.
ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Magandang araw, tanghali o gabi, anumang oras na mabasa mo ang kwento ko. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Tubong Iloilo ako at sa Haro ipinanganak. Ako nga po pala si Francis, isang tattoo artist. Ibabahagi ko ang karanasan ng aking nanay at nung time na to, ako po ay 8 buwan pa lamang. Taong 1986, isang hapon, pinasyal po ako ni nanay sa plaza. Ang dami daw pong bumabati sa akin noon at nagsasabi kay nanay na, "Anak mo ba talaga yan? Ang lusog at ang puti pa, parang anak mayaman." Hindi naman po sa pagmamayabang, nanalo po kami ni nanay noon sa isang baby contest. Sa TV po, isang palabas po siya noon. At nang dahil dito ay nagkaroon kami ng konsumo, ito ay mga pagkaing pambata. Pagka-uwi po namin ng bahay ay kaagad daw akong pinahiga ni nanay sa papag at naghugas siya ng pinggan. Hindi nagtagal, narinig akong umiiyak ni nanay. Noong mga sandaling iyon, inaapoy daw ako ng lagnat at nang papainumin na niya ako ng gamot, ay biglang tumirik daw ang aking mga mata. Nataranta po si nanay at dali-daling tumakbo papuntang ospital nang walang tsinelas. Pagdating daw namin sa ospital, tinignan daw nila ang temperatura ng aking katawan. At ang sabi daw ay simpleng lagnat lang. Ngunit oobserbahan daw ako at ia-admit sa ospital na ito. Maya-maya ay nagsabi si nanay na uuwi na lang kami kasi unti-unti nang bumubuti ang aking nararamdaman. Kaya hindi nagtagal ay umuwi na kami sa bahay. Habang naglalakad daw si nanay pa uwi, mga alas 8 na ng gabi, marami pa namang tao na nakakasalubong si nanay. Pero may napansin siya na parang may sumusunod sa kanya. Matanda daw ito. At nung una hindi niya pinansin at dumiretso pa uwi. Nung nasa bahay na daw kami, kinuwento niya kay tatay at ang sabi daw ng doktor ay painumin ako kaagad ng gamot para sa lagnat. At nung papainumin ako, tumirik daw ulit yung mga mata ko. Kaya nagdesisyon si nanay na i-admit na lang po ako. Kaya tumakbo sila sa ibang ospital. Kasi kung babalik pa daw sila sa unang ospital, ay hindi na nila kami tatanggapin nang dahil sa kasunduan at perma. Sa pagdating namin sa ospital, nagpa-admit na lang kami at mga alas 10 ng gabi, habang nakahiga na ako sa kama ng ospital, si nanay daw ay nakatulog nang dahil sa pagod. Hindi nagtagal ay naalimpungatan daw si nanay at napansin niya na may nakasilip sa bintana ng kwarto namin. Tinitigan daw niya ng mabuti ang matanda at parang pamilyar sa kanya ang matandang ito. Ngunit si nanay ay hindi na niya pinansin ang matanda sa kadahilan ng normal naman po ang nangyayari. Kinabukasan kinuwento niya kay tatay na yung matandang nakikita niya ay parang nakasunod sa amin palagi. At ang sabi naman daw ni tatay, "May lagnat. Kaya tumirik ang mga mata. Hindi kinaya ng kanyang katawan. Kung nagdududa ka sa matanda, tigilan mo na yan. Mag-almusal ka na." Sabi daw ni tatay. Kinagabihan po, nakita daw ulit ni nanay yung matanda. Ikalawang araw na po namin sa ospital. Pero hindi pa rin naniniwala si tatay. Ang sabi ni tatay, "Baka may pasyente din yan at bantay nila yan. Kumain ka na." Kinabukasan naman, dumating si Lola
nanay ni nanay. Ikuwento niya ang nakita niyang matanda na umaaligid at sunod ng sunod sa amin. Kaagad naman daw naniwala si Lola kasi naniniwala talaga ito basta tungkol sa aswang at mga kulam. Kaya ang sabi ni Lola, akin ang damit ng anak mo, dadalhin ko sa kakilala kong manggagamot. Umalis daw kaagad si Lola at pumatak ang tanghaling tapat. Dumating naman daw si tatay at sabi niya pwede na daw kaming umuwi. At ayon kay tatay ay simpleng lagnat lang daw ang nararamdaman ko at makukuha naman daw ang lagnat kahit na sa bahay lang kami. At nang makauwi kami sa bahay, pinainom kaagad ako ni nanay ng gamot at hindi inalis yung paningin niya sa akin. Natakot kasi siya baka tumirik ulit yung mga mata ko. Sa awa ng Diyos ay hindi na at mahimbing na ang tulog ko. Kinahapunan daw, dumating si Lola at sabi daw ng manggagamot, inaaswang ako. Dali-dali daw nilang pinasuot yung damit kong dinala sa manggagamot at may kasamang luya at nakabalot sa pulang tela at may dalaring sari-saring mga pangontra si Lola. Ang sabi pa daw ng manggagamot ay magpausok ng goma gabi-gabi hanggang 3 araw. At kinagabihan, nung bumaba si nanay sa bahay, kasi po Boss Chris, yung bahay namin ay isang medyo malaki na kubo at may ikalawang palapag. At ang nasa baba ay walang dingding. Open po siya. Yung kusina, kainan at tulugan namin sa ikalawang palapag ay iisa lang. Walang dibisyon. Nung bumaba si nanay, may nakita siyang tao na biglang tumakbo. Ngunit nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa at dumating ang ilang mga tiyuhin ko at nagpausok sila kaagad ng goma. Ang sabi naman ng isa kong tiyuhin, nako, huwag siyang magkakamali kasi kakatayin ko talaga siya. Sabay tawa at mga bandang 10:00 ng gabi, may narinig daw silang tik-tik. Medyo malakas pa ang huni at unti-unting humihina. Andito na siya. Umiikot lang sa itaas, palipat-lipat sa mga puno. Sabi daw ng isa kong tiyuhin, marami pang mga puno sa gilid ng mga kabahayan dati. Nung ikalawang gabi naman, naghanda ulit yung mga tiyuhin ko ng mga goma at nag-inuman ng kaunti. At mga bandang 10:00 ng gabi, tumunog ulit yung tik-tik. Medyo mahina daw ng kaunti at maya-maya nawala din. Sa pangatlong gabi, hindi na daw nagparamdam kasi ang sabi ng manggagamot, 3 araw na puyatan at walang tulugan. Epektibo po ito para ipakita sa aswang na nagbabantay kayo at alam niyong andyan siya. Simula noon hanggang nagkamalay na ako, hindi na po iyon nagparamdam. Mayroon pa po akong 2 karanasan, ngunit sa susunod na lang po. Francis ng Iloilo City. Magandang araw po Boss Chris. Ibabahagi ko lamang itong maikling kwento na naranasan ko taong 1997. Ipinagbubuntis ko noon ang aking panganay na anak at 7 na po siya sa aking sinapupunan. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba tuwing madaling araw. May mga sitwasyon na naiinitan ako kahit pa na umuulan. At nang dahil ito yung pinakaunang pagkakataon na buntis ako, inisip ko na lang na normal ang ganito. Malayo din naman ako sa aking mga magulang noon. At ganun rin yung asawa ko. Bumukod po talaga kami at naging independent. Hanggang sa nagsabi ako sa aking asawa na tuwing madaling araw, nakakaramdam ako ng parang maalinsangan at parang nararamdaman ko na merong umaaligid sa bahay namin. Nagsabi naman itong asawa ko na baka guni-guni ko lang ang mga ito at normal lang sa isang buntis.
Inisip ko rin na baka ganito nga kapag buntis. Kaya ipinagwalang bahala ko na lang ang mga nararamdaman kong ito. Kumbaga, hindi ko na po binigyan pa ng ibang kahulugan. Hanggang sa dumating ang mga araw na sa pagkakatanda ko, magwawalong buwan na ang dinadala kong panganay. Dito na po nagsimula ang mga kababalagan sa bahay namin. Tuwing madaling araw, nagigising ako at hindi na nakakabalik pa sa aking pagtulog. At tuwing sasapit ang bukang liwayway, dito po ako nakakatulog. Isang araw, may napadaang alis sa bahay namin. Hindi ko po siya kilala kasi mag-iisang taon pa lang po kami sa baryong tinitirhan namin. At hindi naman ako masyadong lumalabas ng bahay simula nung lumaki ng tiyan ko at yung asawa ko lang yung palaging lumalabas. Nagsabi itong alis sa akin kung kumusta ba ang nararamdaman ko. At ayon naman sa kanya, hindi pa niya nararanasan na maging buntis. At nagsabi naman ako sa kanya na hindi madali at kinakailangang maging maingat. Hanggang sa nagpakilala po siya at nagsabi na nakatira din po siya sa baryong tinitirhan namin. At para sa akin, normal lang naman ang magpakilala at makipagkaibigan. Hanggang sa araw-araw na po siyang dumadaan sa bahay, kinakausap niya ako at talagang tinatama niya sa sitwasyon na tumatambay ako sa labas ng bahay. Parang planado po ang kanyang pagdaan. Hanggang sa isang gabi, ito yung gabi na nararamdaman ko nang malapit na akong manganak. Bandang alas 9, nagsabi ako kay Mister na tumawag ng kumadrona at doon na sa bahay patulugin. Para kung sakaling manganak na ako, hindi na namin siya tatawagin. Kaagad namang lumakad ang asawa ko at tinawag niya ang kumadrona. Habang naghihintay ako sa kwarto, narinig ko na parang mayroong bumukas sa pinto ng bahay. Kaagad akong nagsabi ng, "Mahal, bilisan mo. Huwag mong kalimutan ang flashlight." Sigaw ko noon sa pag-aakalang asawa ko iyon. Wala po kaming kuryente noong mga panahong ito at lampara lang ang gamit namin tuwing gabi. Subalit hindi po sumasagot ang asawa ko at ramdam ko na mayroon talagang pumasok sa loob ng bahay. Gustuhin ko mang tumayo noong sandaling ito pero ayoko. Parang gusto ko na lang humiga pero nakakaramdam na ako ng konting kaba. At dito na po ako nagsimulang makaramdam nang bigla ang pag-init. Nakaharap ako noon sa pinto ng kwarto. Nakabukas po ito ngunit mayroon nga lang kurtina. Hanggang sa nahagip ng aking mga mata na merong sumilip. Dito na po tumaas yung mga balahibo ko at nagsabi ako ng, "Mahal, huwag mo naman akong takutin. Pakiusap lang." Sabi ko pa noon. Hindi nagtagal, Boss Chris, hinawi nung taong sumilip ang kurtina. At dito na ako napasigaw ng napakalakas at nasa boses na parang iiyak na sa sobrang takot. Yung mukha niya ay hindi maipinta at medyo kumikintab nang dahil nasisinaga ng ilaw ng lampara. Nakatitig lang po siya sa aking tiyan habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi po nagtagal ay dali-dali namang pumasok sa loob ng bahay ang aking asawa at agad na umalis yung taong sumilip. Hindi po ako nagkakamali na yung sumilip ay ang aling napapadaan palagi sa bahay namin at ang kumakausap sa akin. Yung mga kapitbahay naman namin noon na hindi ko masyadong kaklose ay pumunta sa bahay namin para magtanong kung ano yung nangyayari sa akin. Dito ko na po kinuwento sa kanila ang mga nasaksihan ko. Nagtanong ako sa kapitbahay namin kung kakilala ba niya ang nakakausap kong ali araw-araw. Nabigla po ako sa sinagot niya. Hindi daw nila kilala ang ali.
Ang akala pa nga nila, nanay ko ito na dumadalaw sa akin araw-araw. Dito ko na napagtanto ang lahat. Aswang ang aling napapadaan sa bahay. Sa gabing ito, Boss Chris, nanganak ako. At hindi pa rin mawala sa isip ko yung itsura nung ale. Naglalaway pa po ito nung nakita ko siyang sumilip. At simula sa gabing ito, dito ko naging kaklose ang mga kapitbahay namin. Tumulong talaga sila sa pagbantay sa akin. Isang sigaw ko lang daw, lalapit ka agad sila sa bahay. Nagpapasalamat ako sa Diyos at sa mga kapitbahay ko noon na tumulong at nagbantay sa akin. Simula sa araw na ito ay hindi na napapadaan ang ali sa bahay. Bigla siyang naglaho na parang bula. Lumaki ng normal at walang problema ang aking anak. Ngayon po ay magkakaroon na ako ng apo sa panganay kong ito. Maraming salamat po sa pagbasa ng maikli kong kwento. At sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Mag-ingat po tayo palagi. Lina ng Samar. Unang-una, binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Itong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 2005 sa isang bayan sa Antique. Ako ay umuwi doon para asikasuin ang bahay ng aking lolo. Parang ancestral house po siya at doon lumaki sina tatay at ang mga kapatid niya. Ang bawat palitan ng salita at sitwasyon sa kwento kong ito ay detalyado. Natatandaan ko pa kasi ang mga nangyari noon. Tumatak talaga sa akin ang karanasan kong ito kaya mahirap kalimutan. Kung ano yung maririnig nyo ngayon ay ganito rin ang aking mga naalala. Mayroong darating na okasyon noon, kaarawan ng aking lola, nanay ni tatay. At si lola noon ay nasa puder ni tatay kasi gusto ni tatay na siya ang mag-aalaga kay lola. Lalo pa't siya rin ang bunso sa magkakapatid. At lahat ng mga kapatid ni tatay, kabilang ang kanilang mga pamilya, ay magkikita-kita sa paparating na okasyon. Kaya naman, ako ang inatasang mag-ayos at maglinis ng bahay namin sa Antique kasi doon gaganapin ang kaarawan ni Lola. Dalawang araw bago ang kaarawan niya, pumunta ako sa Antique kasama ang aking malapit na kaibigan. Tawagin natin po siya sa pangalang Romulo. Ito ay kababata ko rin at kapitbahay namin dito sa Aklan. At siya nga po pala, si nanay po ang taga-Aklan. Sa pagdating namin sa bahay, kaagad naming nilinis ang bubong kasi maraming mga tuyong dahon ang naroroon. At pagkatapos nito, nilinis namin ang loob ng bahay. Lumipas sa mga oras, dumating sa bahay namin itong kaibigan ni tatay na tawagin natin sa pangalang Manong Deyo. Magandang araw, kailangan mo ba ng tulong iyo? Tanong sa akin ni Manong Deyo. Eh kung wala kang gagawin, Manong, pwede naman. Ako ang bahala sa alak mo mamaya. Sagot ko sa kanya. Itong si Manong Deyo, yung ginagawa niyang kape sa umaga
ay isang bote ng alak at wala ho siyang problema kung malasing man. Matutulog lamang ito. Kaya naman, tinulungan kami ni Manong Deo sa paglilinis noong sandaling iyon. At nung sumapit ang hapon, medyo wala na kaming gagawin. Subalit, napagtripan ko ang ilang mga tuyong kahoy sa likod ng bahay. Kinuha kong mga ito at nilagay malapit sa pugon kasi pwede pa itong gawing panggatong sa paparating na okasyon. Yung likod po ng bahay ay maraming mga puno at saka malawak po talaga ang lupain ni Lolo. Sa pagkakaalam ko, medyo mura lang noon ang presyo ng lupaing ito. Pero ngayon, magkakahalaga na ng milyon. Maya-maya pa, pinuntahan ako ni Manong Deo. Iyo, hindi muna ako iinom ng alak. Ipagluluto ko muna kayo ng hapunan. May pera ka ba dyan? Ako nang bibili sa merkado. Natatandaan kong sabi ni Manong Deo. Ay salamat Manong, nag-abala ka pa. Sagot ko sa kanya, sabay abot ng pera. Pero hindi nagtagal boss Chris, nakarinig kami ng tunog. Tunog po ito ng ibon, na noon ko lang narinig, at medyo malakas po ito. Huh, naku, maaga pa yata. Sabi naman ni Manong Deo. Yung alin Manong? Sagot ko naman. Ah, wala. O siya. Lalakad na ako at linisin mo na lang ang mga kaldero para sa akin. Para sa pagdating ko, ako nang bahala. Sagot niya. Natatandaan ko pa rin ang usapan na ito magpahanggang ngayon. Kasi sa araw na ito, naganap ang hindi namin inaasahan. Lumipas sa mga oras, nakapagluto si Manong Deo at kaagad kaming kumain ng hapunan. Ito yung unang beses na nakita ko si Manong Deo na hindi lasing at hindi nakainom. Kaya napasabi ako noon na matino rin pala siyang kausap kung hindi nakainom. Bandang alas 7 ng gabi, nasa sala kami lahat noon, nag-uusap tungkol sa mga lulutuin at bibilhin naming pagkain sa paparating na okasyon. Nagsabi ako kay Manong Deo kung nasaan ang kanyang asawa. Kasi sa tuwing may okasyon boss Chris, yung asawa ni Manong Deo ang pinapatawag ni Lola at ang magluluto ng mga pagkain. Pero wala na siya. Sabi ni Manong Deo at kasabay nito ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Ha? Anong nangyari Manong? Noong nakaraang taon lang, masigla pa naman si Manang. Sagot ko sa kanya noon. May duda nga ako na kinulam yung asawa ko. Bigla lang itong nanghina. Nagre-reklamo ito na masakit at makatidaw ang kanyang katawan. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog na ako, narinig ko ang kanyang sigaw. Mayroon siyang tinuro sa pinto ng kwarto at nakikita ko siya na hindi masyadong makahinga hanggang sa nawalan ito ng malay. Dinala pa namin siya noon sa ospital pero nagsabi ang mga doktor na wala na ang aking asawa. Biglaan nga pero magpahanggang ngayon pakiramdam ko nasa paligid lang siya at buhay na buhay. Pero kung ano man ang katotohanan, ipapaubaya ko na lang sa Diyos at gabayan niya si Mrs. kung nasaan man siya ngayon at sana masaya siya. Mahabang kwento ni Manong Deo. Ito yung pinakaunang beses na makarinig ako ng kwentong ganito. Pero Boss Chris, may sinabi pa sa akin si Manong Deo. Matalim daw talaga ang dila ng kanyang asawa kaya marami itong nakakalaban. Ngunit ayon pa kay Manong Deo, ayaw na niyang bigyan ng malalim na dahilan ang pagkawala ng kanyang asawa. Ang importante daw sa kanya, makakapagpahinga na ang kanyang asawa. Pero heto po ang hindi ko inaasahang mangyari.
Bandang alas dos ng madaling araw, tulog na noon si Manong Deo at si Romulo. Ako naman ay bumangon ako sa aking hinihigaan at dumako sa likod ng bahay para umihi. Nasa sala pa lang po ako, may kung ano akong narinig sa likod ng bahay na parang naglalakad po. At nang dahil dito, hinubad ko ang aking mga tsinelas at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina. At nung nakarating na ako sa pinto ng kusina, hindi muna ako pumasok. Sinilip ko muna ang kusina at mula sa kinakatayuan ko, makikita po ang likod ng bahay kasi mayroon pong malalaking siwang ang dingding ng kusina. Parang makalumang disenyo na madalas nating makikita sa mga probinsya. Subalit maya-maya lang, wala ho akong nakita sa likod ng bahay. Kaya inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang ang mga ito. Kaya pumasok ako sa kusina na parang normal lang ang lahat. Ngunit nahagip na mga mata ko na parang mayroong kung anong itim na bagay ang naroroon sa ilalim ng mahabang mesa. Napahinto ako at tinitigan ko ito ng mabuti at inisip ko kung ano ito. Ang pumasok noon sa isip ko, baka may inilagay na mga sako si Manong Deo sa ilalim ng mesa. Sobrang dilim po noon sa kusina. Kinapkap ko ang mga haligi na malapit sa pugon at nagbabaka sakaling makakakuha ako ng posporo. Ngunit hindi pa ako nakakasindi ng posporo. Kitang kita ko kung paano gumalaw ang bagay na nasa ilalim ng mesa. At nung nakasindi na ako ng posporo, dito na bumulaga sa akin ang isang matandang babae na nakadapa habang nakatitig sa akin. Boss Chris, dito na ako napasigaw ng malakas at pumasok kaagad sa kwarto. Si Manong Deo at Romulo ay kaagad na nagising. Nakarinig na lang kami ng malakas na pagkalas at ang ilang mga kaldero ay nagsilaglagan. Kaagad namang pinandar ni Manong Deo ang mga ilaw sa sala. Sa kusina kasi Boss Chris ay pundido ang mga ilaw. Matagal na kasing hindi tinitirhan at aayusin pa sana namin sa araw na iyon. Kung papaandarin ko naman ang mga ilaw sa sala bago ako tumungo sa kusina, sigurado na hindi ko makikita ang matandang nasa ilalim ng mesa. Tumungo si Manong Deo sa kusina habang daladala niya ang isang itak. Subalit, wala daw po siyang nakita. Kaagad naman kaming sumunod ni Romulo at nakita namin na mga bakas ng paa sa mga abo na nasa gilid lang ng pugon. Subalit ang bakas na ito ay hindi sa tao, kundi parang bakas ng paa ng hayop. Parang paa ng pusa o aso. Hindi lang kami sigurado. Yung siwang naman na nasa likod ng pugon, doon dumaan ang matanda. Nagsabi naman itong si Manong Deo na malabong magkakaroon ng pusa o aso sa bahay namin. Kasi unang-una, ayaw na ayaw ni Lola ang mga pusa at aso. Kaya yung mga bakura namin doon ay matataas at hindi talaga mapapasukan ng anumang hayop. Matapang daw kasi ang dumi ng pusa, kaya ayaw na ayaw ni Lola. Pangalawa, aswang daw, sabi ni Manong Deo, ang matandang nakita ko. Sabi ko na nga ba, kaninang hapon pa lang ay naririnig ko na siya. At dito ko naalala ang sabi ni Manong Deo tungkol sa tunog ng ibon na hindi pamilyar sa akin. Balak daw kaming aswangin ni Romulo kasi hindi kami tumitira doon. Kumbaga parang dayo po kami doon kasi sa isang taon, isang beses lang kami kung pumunta. Grabe na talaga mga demonyo na yan. Walang sinasanto. Sabi pa ni Manong Deo, hindi na po kami natulog nung madaling araw na ito. Hanggang sa sumikat ang araw,
inutusan ko si Manong Deo na bumili ng ilang bumbilya para sa kusina, pati na ng ilang pangontra sa aswang. Sumapit ang gabi, Boss Chris. Hindi kami makatulog ng maayos kasi nakikiramdam kami sa paligid. Epektibo naman siguro ang mga pangontra kasi lumipas ang mga oras. Wala hong nagparamdam sa gabing ito. Kinaumagahan, maaga kaming nagising at nagluto ng mga pagkain. Si Manong Deo na lang ang nagluto. Siya ang pumalit sa kanyang asawa. Lumipas ang mga oras, nagsidatingan ang ilang kamag-anak namin, pati na sina Lola. At nung nagtitipon-tipon kami, dito ko na po kinuwento sa kanila ang naranasan naming noong nakaraang gabi. May binanggit pong lugar si Lola na malapit lang sa baryo na ito. Maraming aswang daw ang nakatira doon, kaya hindi malayo na paramdaman kami, lalo pa't hindi naman kami tumitira doon. Kinahaponan, bandang alas 5, sama-sama kaming lahat na umuwi. Walang nagpaiwan doon at nagpapasalamat ako kasi andoon si Manong Deo noong araw na iyon. Kasi kung wala po siya doon, siguro baka nayanggaw na kami. At kung hindi ako dumako sa kusina, ewan ko lang kung ano ang mangyayari. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko. Pasensya na po kayo kung maikli lamang. Ron Ron ng Aklan. Unang-una, binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mayroong mga karanasan ng aming pamilya. Ngunit pipiliin ko lamang ang talagang nagbigay sa amin ng kilabot. Taong 1997, ako po ay 11 anyos at natatandaan kong kakagaling lang ni Lolo sa Amerika. Isa po kasi siyang veterano noon at doon siya tumira sa kaibigan niyang Amerikano. Tumulong si Lolo noong mga panahong sinasakop ang ating bansa, kaya bilib na bilib ako sa kanya. Bali noong time na umuwi si Lolo ay wala na daw itong planong bumalik pa sa Amerika. Kaya simula noon, nanirahan si Lolo sa bahay namin at di kalaunan ay nagpatayo ng sarili niyang bahay. Nagustuhan daw niya kasi ang lugar namin. Itong lupain namin, Boss Chris, ay hindi namin maintindihan. May mga bagay na nagaganap na mahirap ipaliwanag. May mga sitwasyon na talagang nakakakilabot. Isang hapon, nagsabi si tatay na sunduin ko si Lolo sa bayan. Tuwing tanghali ay pumupunta talaga ito sa bayan para maglaro ng chess hanggang hapon. Sa pagdating ko sa bayan, nagsabi ako kay Lolo na kinakailangan na niyang umuwi nang dahil kakain na kami ng hapunan maya-maya at baka maabutan kami ng dilim sa daan. Naalala ko rin na nagbabanta ang ulan noon. Nagsabi ito na malapit na ring matapos ang laro niya, kaya naghintay-hintay pa ako sa kanya noon. Hindi ko nga po pala nasabi, si Lolo po ay mayroong ugali na mapagtanggol. Kung may makita siyang inaape, tinatanggol niya kaagad ito.
Maya-maya lang, umuwi na kami ni Lolo at naalala ko na magtatakip silim na noon. At habang naglalakad kami sa masukal na bahagi ng aming baryo, nagsabi ito na maganda ang lugar. Subalit, hindi daw siya kumbinsido na kami lang ang mga nakatira doon. Nagtanong ako sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. At ang sabi niya, may mga naninirahang taglugar maliban sa amin. Ang taglugar po ay yan ang tawag namin sa mga engkanto, duwende, kapre at kung ano pa. Kaya sinagot ko siya na normal lang sa amin ang mga ganitong kwento. Sa pagdating namin sa bahay, kaagad na hinanap ni Lolo ang ilang mga kapatid ko at nagsabi ito ng, "Nasaan ang ate nyo? Mag-aalas 6 na." "Eh tay, nasa eskwelahan pa po. Baka mayroon lang ginawa." Sagot naman ni tatay. "Huwag tayong kumain hanggat hindi pa siya dumadating. Dapat sabay kumain ng isang pamilya." Medyo galit na sabi ni Lolo. Istrikto po talaga si Lolo noon. O nang dahil na rin sa pagiging veterano niya. Maya-maya lang, dumating si ate na parang sumisimangot. Kaagad na nagalit si Lolo at yung tenga ni ate ay pinitik niya. "Kababae mong tao, ginagabi ka ng uwi. Kumain na tayo." Sabi ni Lolo. Si tatay noon ay nakatingin lang kay Lolo pero alam ko na naaawa din ito kay ate. Pero siguro pumapasok din sa utak ni tatay na isa itong disiplina, lalo pa't lumaki si Lolo sa disiplinadong pamilya. Parang iiyak si ate noong sandaling ito at hindi ito sumasagot sa tuwing tatanungin ni Lolo kung saan ba talaga ito galing. Parang guilty po si ate na hindi ito galing sa eskwelahan. Pagkatapos naming maghapunan, kaagad na pumasok si Lolo sa kanyang bahay. Maaga po kasi itong natutulog palagi at mga bandang 9:00 ng gabi habang kami ni tatay ay tumatambay sa labas ng bahay. Narinig naming sumigaw si Lolo na parang nahihirapan po itong huminga at parang tinatakpan ang kanyang mga labi. Dali-dali naman kaming pumasok sa loob ng bahay niya at nadatnan naming naniniga si Lolo habang nakapikit ang kanyang mga mata na parang nananaginip ito ng masama. Ginising po namin siya at sinampal-sampal ni tatay. Subalit, hindi po talaga siya dumilat. Hanggang sa binuhusan siya ni tatay ng malamig na tubig na galing sa balon at doon na tuluyang nagising si Lolo. "Papatayin niya ako." Tanging sambit ni Lolo noong sandaling iyon. "Tay, nananaginip ka lang. Binabangungot ka. Napagod ka siguro kanina." Sabi ni tatay. "Hindi. Yung taglugar. Papatayin niya ako. Nang dahil daw sinaktan ko ang anak mo." Dito na tumayo ang aming mga balahibo. Nang dahil hindi pa man nakaka-uwi si Lolo, si ate ay palagi noong nagkakalagnat. Pagtungtong niya sa edad na 18. Nung pinatignan namin si ate sa manggagamot ay nagsabi ito na natitipuhan si ate ng taglugar na nakatira sa lupain namin. Ang pumasok sa isip ko noon, baka nagalit ang taglugar nung pinagalitan ni Lolo si ate. Kasi iyon din ang unang beses. "Tay, kalma lang ho kayo. Ali kayo sa labas. Lumanghap kayo ng sariwang hangin." Sabi ni tatay. Hindi daw makapaniwala si Lolo at ang itsura daw ng taglugar sa kanyang panaginip ay parang itim na tao. Walang mukha pero parang tao din daw po yung hulma ng kanyang katawan. Yun nga lang, purong kulay itim lang.
Lumipas sa mga araw, gabi-gabi, napapanaginipan pa rin ni Lolo ang taglugar. Parang binabantaan daw ito. At simula nun, Boss Chris, hindi na niya pinagbuhatan ng kamay si ate. Pinapagalitan naman niya ito kung merong nagawang kasalanan. Dumating itong araw sa pagkakatanda ko, buwan ng Pebrero. Isang tanghali ay sinabihan ako ni Lolo kung sasama ba ako sa kalapit na yon para dumalo sa isang fiesta at pupunta kami sa kaibigan niyang isa ring veterano. Nagsabi naman itong si ate na sasama daw siya. Kaya naman maya-maya lang, tinungo namin ang kaibigan ni Lolo at sa pagdating namin doon, maraming bisita. Kaagad din naman kaming pinapasok ng kaibigan niya at pinuwesto niya kami sa likod ng bahay na kami-kami lang ang andoon. Medyo malapit po ito sa gilid ng bahay at makikita ang ilang mga bisita sa harap. Alam daw kasi ng kaibigan ni Lolo na ayaw ng lolo ko ang maingay at maraming tao, kaya doon niya kami pinuwesto. Nakikita ko mula sa kinauupuan namin ang isang ale na nakatitig ng masama kay ate. Nung una, hindi ko pinansin. Subalit kada isang minuto, patingin-tingin ito kay ate. Kaya sinabihan ko si ate na tignan ang ale. At nung tanungin ko ang kaibigan ni Lolo kung sino ba ang aling ito, ang sagot niya, hindi daw niya kilala. Kusa lang daw itong pumasok at nakikain. Ganito po kasing fiesta doon sa amin. Wala kaming pinipiling bisita. Kumbaga, open po mga bahay sa tuwing kapistahan. Kahit sino ay pwede pumasok at kumain. Hindi nagtagal ay nagsabi ako kay ate na huwag na niyang pansinin. Baka nagaganda nang ito sa kanya. Lumipas sa mga oras, nagsabi si Lolo na uuwi na kami. Kaagad kaming hinatid ng kaibigan ni Lolo. At nung nasa bakura na kami, ay siya namang tumayo ang ale at sumunod sa paglabas namin. Nagsabi ako noon sa isip ko kung ano bang trip ng aling ito. Habang naglalakad kami, nagsabi ako kay Lolo na parang sinusundan kami ng ale. Kaagad naman itong nagtanong kung bakit parang nagdududa ako. Grabe po talaga yung instinct ni Lolo noon. Kahit na simpleng tanong o salita lang, kinu-question niya. Kanina pa yan nagmamasid kay ate, doon sa bahay ng kaibigan mo. Hanggang dito, Lolo, sinusundan niya tayo. Sabi ko pa noon kay Lolo. O siya, sandali. Sagot naman niya at agad itong lumingon at kinumpronta ang ale. Nagsabi si Lolo kung bakit niya kami sinusundan. Bakit mo kami sinusundan? Ano ang kailangan mo? Sabi niya. Eh bakit? Naglalakad lang ako ah. Ikaw bang may-ari ng kalsada? Sagot nung ale. O sige, sige. Sagot naman ni Lolo. At nagpatuloy kami sa paglalakad. Parang wala lang yung sitwasyon na iyon. At sa pagdating namin sa baryo, nakita kong tumitig pa ang ale kay ate. Si ate po talaga ang tinitignan niya. Hindi ako at hindi si Lolo. Lumipas sa mga oras, nakita kong dumaan ang ale sa harap ng bahay habang nakadungaw ako sa bintana. Dito mas lumala ang lahat. Simula noon, araw-araw si ate ay nilalagnat, nasusuka at palaging nahihilo. Isang linggo din siyang hindi pumasok sa eskwelahan. Hanggang sa dumating itong gabi na kumakain kami ng hapunan, nakarinig kami ng tunog na parang hindi pamilyar sa amin. Ngunit nagsabi itong si Lolo na narinig na niya ang tunog na iyon noong binata siya. Tunog daw iyon ng aswang. Hindi nagtagal ay tinitigan niya ng masama si ate
at nagsasabi ito ng ilang gabi na yan ah. Umamin ka. Buntis ka ba? Si ate ay hindi makasagot noong sandaling iyon. Tay, huwag mo nang saktan ang anak namin. Alam na namin na buntis siya at wala na po tayong magagawa. Tanggapin na lang natin. Wala namang perpekto. Nagmamakaawang sabi ni nanay. Nagulat ako noong sandaling ito kasi ako lang at si lolo ang hindi nakakaalam na buntis pala si ate. Sa mga sumunod na araw, nagulat na lang kami na umuwi si lolo na merong mga dalang pangontra at palagi niyang hinahanda ang kanyang baril tuwing gabi. Hanggang sa dumating itong gabi na binulabog ang bahay namin. Sa pagkakatanda ko ay alauna ng madaling araw iyon. Nagising kami sa mga sigaw ni lolo at parang mayroon siyang kinukumpronta. Lumabas ka dyan, harapin mo ko. Pag naulit pa to bukas, tutugisin talaga kita. Natatandaan ko pa rin ang pagmumukha mo. Ito yung mga salitang narinig ko noong madaling araw na ito. Meron nga talagang nagparamdam kasi yung mga aso ng ilang kapitbahay namin ay umaalulong. Parang nakakatakot po ang sitwasyon na ito. Ngunit nagpapasalamat kami na walang nangyaring masama noong madaling araw na iyon. Kinaumagahan ay nagsabi itong si lolo na huminto na muna sa pag-aaral si ate. Kasi kayang-kaya naman daw ni lolo na sustentuhan ang pangangailangan namin at gusto niyang makita at makilala ang nobyo ni ate. Simula nun Boss Chris, wala na kaming naranasan at ang hinala ko, natakot sa banta ni lolo ang aswang na iyon. Makalipas naman ang 2 buwan, nagpakasal si ate at ang kanyang nobyo na galing din sa mayamang angkan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming karanasan. Taong 2006 ay pumanaw si lolo. Natural lang ang kanyang pagkamatay. Ingat po kayo at tawagin niyo po ako sa pangalang Jonah ng Kapis. Unang-una, binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Isang maulan na gabi sa inyong lahat. Yan kung umuulan sa inyo. Ang ibabahagi kong kwento ay maikli lamang. Sana po ay bigyan nyo ng kaunting oras kung ginagawa nyong pampalipas oras ang mga kwento sa channel na ito. Maraming salamat din po sa pagbasa ng aking kwento. Bumalik tayo sa taong 1997 sa pinakauna kong trabaho. Nakipagsapalaran ako noon sa isang bayan sa Aklan at tumira sa bahay ng aking tiyuhin, father side. Isa po siyang security guard noon at mayroon pong malawak na lupain ang kanyang asawa. Sa lupain na ito, mayroon po silang mga alagang baboy, manok, kambing, pato. Mayroon din po silang fish pond at gulayan. Bale maliban po sa kinikita ng aking tiyuhin sa kanyang pagtatrabaho, ito din ang kanilang negosyo ng kanyang asawa.
Noong time na to, bagong silang ang kanilang panganay na anak at hindi masyadong maaalagaan ni tita ang kanilang mga alagang hayop at iba pa. Kaya naman imbis na kumuha pa sila ng isa pang tagapamahala, ako yung pinatawag ni Tiyuin kasi mayroon din naman akong alam sa pag-aalaga ng mga hayop. Noong mga panahong ito ay hindi sang-ayon si tatay sa gustong mangyari ni Tiyuin, lalo pa't nag-aaral ako noon sa high school. Subalit ang hindi alam ni tatay ay unti-unti na akong nawawala ng gana pagdating sa pag-aaral. Gustong gusto ko ang negosyo at ito ang pumapasok sa isip ko noon. Inamin ko naman kay tatay ang gusto ko at ang pangarap ko. Kaagad din naman niyang naintindihan kasi ang pangarap niya para sa akin ay pangarap ko rin. Kaya ang sabi niya, papayag daw siya na manatili ako kinatiyuin at ihanda ko ang aking sarili sa paparating na mga taon kasi bata pa daw ako. Ang ipapasweldo daw sa akin ni Tiyuin ay dapat ipunin ko para sa pagbalik ko sa bahay. Makakapagpatayo kami ng sarili naming negosyo at maliban dito ay makakakuha daw ako ng experience pagdating sa negosyo. Sumang-ayon si tatay, kaya naman lumipas ang ilang araw. Pumunta ako sa Aklan, kina Tiyuin. Sa pagdating ko sa bahay ni Tiyuin, nakita ko sila ng kanyang asawa na merong kinakausap na isang lalaki at agad din naman nila akong pinakilala sa kanya. Boss Chris, tawagin niyo ako sa pangalang Lando. O Lando, salamat at pumayag kayo ng tatay mo. Ito pala si Manuel. Hindi niya po tunay na pangalan. Nagagalak akong makilala ka, Manuel. Sagot ko naman noon. Si Manuel Boss Chris ay trabahador ni Tiyuin. Ito yung matagal na niyang alalay doon sa lupain nila ng asawa niya. At ayon kay Tiyuin, pareho kaming may alam sa pag-aalaga ng hayop at pananim. Sa pag-alis ni Manuel sa araw na iyon, nagkwentuhan kami ni Tiyuin. Ipinakita niya sa akin ang mga aalagaan kong hayop at gulayan. At sabi niya magiging alalay ko daw si Manuel. Narinig ko pa kay Tiyuin na si Manuel daw ay seryosong tao. Walang kibo kung hindi mo kakausapin. Ngunit napakabait na tao. Kinabukasan, sinimulan ko ang aking trabaho. Abang si tita naman, asawa ni Tiyuin, ay abala sa pagbabantay ng kanyang anak. Nag-uusap naman kami ni Manuel. Ngunit kung hindi ko siya kakausapin ay hindi rin naman siya magbubukas ng topiko. Para lang mag-usap kayo. Silent type kumbaga. At nakafocus lang siya sa trabaho. Sumapit ang tanghaling tapat. Nagsabi ako kay Manuel at tita na ako na ang magluluto ng tanghalian. Sa bahay kasi noon, Boss Chris, ako rin ang kusinero. Habang hinahanda ko ang ilang sangkap sa pagluluto, naalala ko na hindi ko pa pala na ibabad sa tubig ang ilang mga gulay. Kaya tumungo ako sa likod ng bahay para kumuha ng tubig. Bali po, sa likod ng bahay yung kusina. At sa likod ng kusina, mayroong balon. At dito kami kumukuha ng tubig. Habang kumukuha ako, nakita ko si Manuel na pumunta sa gilid ng bahay, malapit sa bintana ng kwarto nila Tiyuin. May kung anong nag-udyok sa akin na silipin muna si Manuel. Kaya nilisan ko ang balon. Nagulat ako nung makita ko siya doon. Pasilip-silip po siya at mayroong binibigkas. Nung nakita ako ni Manuel, kaagad naman akong nagsabi ng, "Ano ang ginagawa mo dyan, tol?" Tanong ko sa kanya. "Ah, wala. Mayroon na akong hinahanap." Sagot niya sa akin.
at sa kanyang pag-alis sa gilid ng bahay, biglang huminto ang pag-iyak ng sanggol. Kaagad namang sumilip si tita mula sa bintana. Dito po ako nagsimulang magduda kay Manuel, ngunit hindi ko lang pinapahalata sa kanya. Lumipas ang mga araw, binabantayan ko ang bawat kilos niya. At tuwing madaling araw, Boss Chris, lalong-lalo na tuwing Martes at Biyernes, nawawala po siya sa hinihigaan niya. Ngunit maya-maya ay babalik din naman. Mukhang may pinupuntahan. Lumipas pa ang isang buwan. Naalala ko talaga ang buwan na ito. Buwan ng Abril. Nagsabi ito kay Tiyuhin na uuwi muna siya sa Mindoro at babalik bago magsimana Santa. Mayroon daw siyang importanteng kukunin sa bahay nila. Sa pag-alis ni Manuel, nagsabi itong si Tiyuhin. Sa 3 taon niyang pagtatrabaho dito, tuwing sasapit ang Abril, ay umuuwi talaga yan. Pagdating niya naman dito, mayroon siyang mga dalang mga halamang gamot. Ganyan talaga si Manuel. Sabi ni Tiyuhin, parang gusto kong sabihin sa kanya ang sandaling sumilip si Manuel sa bintana ng kwarto nila. Subalit, ayokong sindihan ang nananahimik na papel. Lumipas nga ang ilang linggo, bumalik si Manuel. Mayroon nga itong dalang mga halamang gamot. Napansin ko din na mayroon siyang mga dalang maliliit na bote na may mga lamang kung anong kahoy at dahon. Tol, aanin mong mga ito? Tanong ko sa kanya. Para yan sa anak ni tita. Kung sakaling mausog ito, may panta pa tayo. Tsaka malapit ng Biyernes Santo. Mas mabuting handa. Epektibo ba yan? Tanong ko sa kanya. Espesyal to. Traditional na paggawa ng gamot. May halo pang dasal. Sagot ni Manuel. Ngumiti lang ako noon at tumangutango sa mga sinabi niya. Hanggang sa dumating itong araw, Biyernes Santo, ang eksaktong araw. Bandang 11 ng gabi, naririnig ko mula sa kubo na tinutulugan namin ang iyak ng sanggol ni Tiwin. Kaagad naman akong nagising at kaagad kong tinignan ang kama ni Manuel. Ngunit wala siya doon. At nung sumilip ako sa bintana, nakita kong nakabukas ang ilaw ng bahay nila Tiwin. Sa hindi malamang dahilan, kaagad akong nagduda kay Manuel. Ito talaga yung sandali na nagduda ako sa kanya, na siya ang dahilan kung bakit umiiyak ang anak ni Tiyuin. Nagdududa ako na aswang siya. Kaya naman noong sandaling iyon, inuha ko ang isang 2x2 na kahoy na nakasandal sa labas ng kubo. Nagsimula akong mag-ikot sa bahay ni Tiyuin ng dahan-dahan para hindi nila ako marinig at hinahanap ko lang talaga si Manuel. Baka may ginagawa itong kababalagan upang umiyak ang sanggol ni Tiyuin o di kaya ay inaaswang niya ito. Subalit, noong malapit na ako sa balon, may sumitsit sa akin. Psst, anong ginagawa mo? Kaagad akong lumingon sa isang puno at nakita ko doon si Manuel na parang nagtatago. Eh ikaw, anong ginagawa mo dito? Parang galit na sabi ko sa kanya na parang nagdududa. Manahimik ka, hindi lang tayo ang nandito. Sagot niya at meron po itong pinakita. Meron siyang bote na merong mga maliliit na kahoy at mga ugat sa loob. Tsaka mayroong lana kasi naaamoy ko ito. Pumubula ito, Boss Chris, at pinahawak niya sa akin ang bote at medyo mainit. May aswang. Sa katunayan, andito lang siya.
sabi niya sa akin. Tinitigan ko si Manuel noong sandaling ito at parang umiba yung pagtingin ko sa kanya. Parang bigla ko siyang pinagkatiwalaan. Maya-maya pa, nung nakarinig kami ng lagapak sa bubong ng bahay ni Tiyuhin, dito pa mas lalong umiyak ang sanggol. Nagsabi naman itong si Manuel na ikutan daw namin ang bahay ng 7 beses. Hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin ng gawain na ito. Basta sinunod ko lang siya. At hindi nagtagal ay kitang-kita po namin sa ibabaw ng bubong na meron pong nakadapang tao. Sa unang tingin po ay hindi mo talaga makikita. Ngunit kung titigan mo talaga ng maigi, makikita mo talaga. Maya-maya lang ay nag-ingay ang mga alaga naming baboy at manok. At nakarinig kami ng pagkalas malapit sa mga bahay ng manok. At siguro, doon dumaan ang aswang. Nung pumasok po kami sa bahay ni Tiyuin ay kaagad naman itong nagtanong kung bakit daw gising pa kami. At saka ano yung ingay sa manukan. Direkta ang sinagot ni Manuel si Tiyuin na inaaswang ang anak niya. Matagal na daw nagmamasid sa paligid ang aswang. Mula pa nung buntis si tita. Dagdag pa ni Manuel, kilala daw ni tita kung sino ang aswang. Nakakausap daw ito ni tita paminsan-minsan. Ngunit ayaw daw ni Manuel na magsindi ng apoy baka magkagulo. Ang gagawin lang daw namin ay maglagay ng pangontra para hindi na magambala. Ipakita na lang daw ni tita at iparamdam na kilala niya kung sino ang aswang. Kusa lang daw itong hihinto sa pagpaparamdam, lalo pa't pinaparamdam mo sa kanila na hindi ka takot at handa ka. Sinabihan pa kami ni Manuel na magdasal daw kami para sa proteksyon kasi mas malakas daw ito kesa sa mga masasamang elemento. Ayon pa kay Manuel, nang dahil malaki ang utang na loob niya kay Tiyuhin, yung mga dinala niya galing Mindoro ay mga pangontra sa aswang at nagsabi din ito na yung lolo niya ay isang magaling na manggagamot kaya mayroon siyang alam pagdating sa mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan. Lumipas ang ilang linggo, nagsabi itong si Manuel sa amin na ni isang beses hindi na dumadaan sa bahay ni Tiyuin ang pinaghihinalaan niyang aswang, ni hindi na daw kumakausap kay tita kasi nga protektado ng mga pangontra ang buong lupain, pati na yung sanggol ni Tiyuin. Sa ngayon, Boss Chris, meron na akong palaisdaan, manukan, baboyan at mga kambing. At taong 2005 ang huling pagkikita namin ni Manuel. At simula noon hindi ko na po siya nakita. Maraming salamat, Boss Chris. Lubos na gumagalang, Lando. Una, binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Ako ay isang OFW ngayon at nagtatrabaho dito sa Dubai. Ngunit bago pa man ako napunta dito, taong 2010, naging kasambahay ako ng 15 taon. Diyan sa isang bayan sa Iloilo. Itong kwentong ito ay ang karanasan namin sa bahay mismo ng mga amo ko
malaki ang pasasalamat ko sa kanila nang dahil naabot ko ang ilan sa mga pangarap ko at napagtapos ko ng pag-aaral ang ilang kapatid ko noon. Ngunit bago pa man ang lahat, balik muna tayo sa panahong ako ay nagtatrabaho sa amo ko dyan sa isang bayan sa Iloilo. Mayroong magandang pamilya ang mga amo ko. Tawagin natin sila sa pangalang Ate Helen at Manong Roy. Mayroon silang tatlong anak at puro lahat babae. At nasilayan ko ang paglaki ng dalawa nilang anak. Ito ay ang pangalawa at ang pangatlo. Kasi nung nagsimula ako doon, yung panganay ay 10 taong gulang na at medyo may muwang na ito. Itong mga amo ko ay mayroong palayan. Malawak ang palayan na ito. Kaya sa tuwing nagtatrabaho ang mga hinahangaan nating magsasaka, ako yung nagluluto para sa kanila. Pinupuntahan ko ang palayan na ito sa tuwing panahon ng pagtatanim at ani. Medyo busy din po kasi ang mga amo ko noon nang dahil si Ate Helen ay mayroong inaasikasong negosyo at si Manong Roy naman ay nagtatrabaho noon sa opisina ng isang kumpanya. Mas pinili ni Manong Roy na manirahan sa probinsya kasi tahimik daw at walang gaanong pamamahay. Taong 1996, isang araw, nagsabi ako sa panganay ni Manong Roy na pupunta muna ako sa palayan at siya na muna ang bahala sa isang trabahador na inatasan ni Manong Roy na magputol ng mga puno sa likod ng bahay. Iya, may mga hinanda na akong pagkain dyan. Kapag natapos na niya ang mga gawain, bigyan mo ng pagkain ha. Pupunta muna ako sa palayan niyo. Sabi ko noon sa panganay na anak ni Manong Roy na tawagin natin sa pangalang Gina. Sige ate, ako nang bahala dito. Sagot naman ni Gina. Kaagad naman akong pumunta sa palayan kasi panahon po ito ng ani at ako yung naatasan ni Manong Roy na maglista kung ilang sako ng palay ang makukuha sa palayan. Lumipas ang mga oras. Nagulat ako nung nakita ko si Gina na tumatakbo papunta sa akin na walang tsinelas at mukhang takot na takot. Kaagad ko naman siyang sinalubong para malaman kung ano ang nangyayari. Gina, ano yung problema? Kaagad na tanong ko sa kanya. Ate, biglang nilagnat si Lisa. Nakakabigla. At nanginginig pa. Sagot niya. Itong si Lisa, hindi niya tunay na pangalan, ay ang bunso sa magkakapatid. Kaagad naman kaming tumakbo pabalik ng bahay kasi responsibilidad ko ang mga anak ng amo ko at kung may mangyaring masama sa kanila, baka ako pa yung mapagalitan. Sa pagdating namin sa bahay, kaagad kong nakita si Lisa na nakahiga sa mahabang upuan sa sala. Kaagad ko namang hinawakan ang kanyang katawan, subalit hindi naman po mainit. Sa katunayan, malamig ito na parang humawa ka sa isang yelo. Lisa, iha, ano yung nararamdaman mo? Sabihin mong totoo, iha. Sabi ko nung sandaling iyon. Si Lisa po ay 6 taong gulang pa lang noon. Hindi ito sumasagot at kagad akong kumuha ng tubig. Maya-maya lang, napapansin ko na unti-unting namumutla si Lisa at tumirik ang kanyang mga mata. Lisa, Gina, kunin mo yung pera. Isusugod natin sa ospital si Lisa. Nagpapanik kong sabi noong sandaling ito. Dali-dali kaming lumakad at yung trabador naman sa likod ng bahay ay tinawag namin para samahan muna kami. At nung lumabas na kami sa bahay Sir Chris at pumara na ako ng tricycle, gumalaw si Lisa at nagsabing, Ate,
Gusto kong kumain ng candy at nauuwaw ako. Sabi niya. Kaming tatlo naman ay napahinto at kaagad ko siyang inalsa ng mataas at tinignan ko ang kalagayan niya. Nagulat ako nung naging normal ang kanyang itsura. Bumalik ang dating kulay ng kanyang mga balat at unti-unting uminit ang kanyang katawan na parang normal po talaga. Nagtingin na naman kami ni Gina at nagtataka talaga ako noon kung ano yung nangyayari kay Lisa. Naghihintay na noon ang tricycle driver at nagsasabi kung ano yung problema. Subalit, normal naman po si Lisa noong sandaling iyon at gusto nga niyang pumunta sa Tiangge para bumili ng candy. Hindi nagtagal ay lumakad kaagad kami sa Tiangge at hindi pa man kami nakakarating doon. Mayroong nakaupo sa harap ng Tiangge. Matanda ito at sa tansya ko, nasa 70 anyos. Tawagin ho natin siya sa pangalang Lola Bibang. Isa po siyang manggagamot doon pero ni isang beses, hindi kami nagpagamot sa kanya. Papalapit pa lang kami ay nanlalaki na ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Lisa. Parang isang tadhana ang nangyari noong araw na iyon. Sa pagdating namin sa harap ng Tiangge, nagsabi itong si Lola Bibang. Galit sila. Ano ang ginawa nyo? Humingi kayo ng tawad. Baka kunin nila ang anak nyo. Ito yung mga salitang ikinagulat namin. Ano ang ibig mong sabihin, Lola? Sagot ko naman. Mga tamawo, noong hindi pa binili ng mga amo mo ang lupain dyan, mayroon ang nakatira dyan, lalo na sa likod ng bahay nyo. Sagot niya. Dito na pumasok sa isip ko na inutusan ni Manong Roy ang trabahador na putulin ang ilan sa mga puno sa likod ng bahay kasi pinamamahaya ng tinatawag naming iras. Ito yung mga uod na hindi pa nagiging paru-paro. Makati kasi ito kapag dumapo sa balat. Araw-araw din kasing tumatambay si Manong Roy sa likod ng bahay para magkape. Sigurado ho ba kayo? Tanong ko pa sa kanya. Kasi ito din ang unang pagkakataon na sinabihan ako ng ganito. At sa buong buhay ko noon, hindi pa ako nakakaranas ng kababalagan. May kakayahan ako. Mamayang alas 6 ng gabi, maghanda kayo ng pagkain at isang buong manok. Ibigay nyo sa kanila at dapat humingi ng patawad ang utak sa likod ng pagpapaputol ng puno. Hindi lang tayo ang naninirahan sa mundong ito. Naalala kong sabi ni Lola Bibang. Ang pinoproblema ko noon, Sir Chris, kung maniniwala ba si Manong Roy? Kasi wala po talaga siyang paniniwala sa mga ganito. Mayroon ngang isang trabahador noon na nagkwento tungkol sa aswang. Ngunit pinahinto niya ito. Kasi hindi daw siya naniniwala. Bumalik kami sa bahay noong sandaling iyon at normal naman si Lisa. Pumatakang hapon, nagsabi ako sa isip ko na ihanda ko na lang ang mga pagkain para kung sakaling maniniwala si Manong Roy, hindi ko na kinakailangan pang humanap ng pagkain sa gabi. Dumating ang mga amo ko bandang alas 5 ng hapon. Kagad ko namang sinabi sa kanila na pinahinto ko muna ang pagpapaputol sa dalawang puno. Tatlong puno pong meron sa likod ng bahay at yung isa putol na. Kagad naman akong tinanong ni Manong Roy kung ano yung dahilan ko. Dito ko na ipinaliwanag sa kanila kung ano yung nangyari kay Lisa. Tamawo, yung mga sakit na nararamdaman ng isang tao ay mayroong paliwanag. Bukas na bukas, dalhin natin si Lisa sa ospital. Ipagpapatuloy natin ang pagputol sa mga puno. Iwan na lang ang mga maliliit tulad ng bayabas para hindi pa rin masyadong mainit sa likod. Kinabukasan pa daw namin dadalhin si Lisa kasi normal naman po siya sa gabing iyon. Wala akong magawa noon
kasi isa lamang akong kasambahay at nagtatrabaho lamang ako sa kanila. Bandang alas tres ng madaling araw, nagising ako at hindi na ulit makatulog. Uhaw na uhaw ako noon at parang hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nagsabi ako sa isip ko na iinom muna ako ng tubig, kaya naman nilisan ko ang kwarto ko na noon ay malapit lang sa kwarto ni Lisa. At sa paglabas ko sa kusina, gulat na gulat ako nung makita ko si Lisa na naglalakad papunta sa likod ng bahay. Kaagad ko namang pinaandar ang mga ilaw at dito ko na nakita ang tunay na kalagayan ni Lisa. Naglalakad po siya nang nakapikit. Kaagad naman akong napasigaw kasi yung isang kamay ni Lisa ay nakaalsa na parang mayroong nakahawak dito. Kaagad ko naman siyang hinawakan ng mahigpit at kaagad namang lumabas ng kwarto sina Manong Roy at Ate Helen. Dito ko na kinuwento sa kanila kung paano ko nakita si Lisa. Malamig po ang katawan ni Lisa noon at hinawakan ito ni Manong Roy. Manong, wala naman po sigurong mawawala kapag humingi tayo ng pasensya sa kanila. Nakahanda pa rin po ang pagkain na ibibigay natin. Andito po sa kusina. Ewan ko nga kung bakit nasabi ko ito noong sandaling iyon. Nagtagal pa ng mahigit 10 minuto bago makapagdesisyon si Manong Roy. Hindi nagtagal ay dumako kami sa likod ng bahay at tumingin ng pasensya si Manong Roy at nagsabi na hindi na daw niya ipapaputo lang mga natitirang malalaking puno. Siya nga po pala, Boss Chris, natutulog si Lisa noong sandaling ito. Hindi nagtagal, humangin ng malakas at dinig namin ang mga tunog ng dahon na parang nagsasalpukan. Nakakakilabot na parang nararamdaman talaga namin na andoon sila sa paligid. At nung pumasok na kami sa loob ng bahay, biglang nagising si Lisa at humingi ng tubig. Halos maubos noon ni Lisa ang isang pitsil ng tubig at nanaginip daw siya na sinusundo siya ng ilang mga tao at papasok daw sila sa malaking bahay na kulay ginto. Doon daw siya maninirahan kasama ng mga taong nakita niya sa kanyang panaginip. Ngunit naputol daw ang panaginip niya. Simula noon, Boss Chris, naniniwala na ako sa mga tamao. Engkanto yata sa Tagalog ang mga tamao. At ito lang po yung tawag namin. Subalit mas tumindi pa rin ang pananampalataya namin sa Diyos noon. At tuwing Linggo, nagsisimba talaga kami. Lahat kami. Maraming salamat po at hanggang dito na lang. Tawagin niyo akong Mila ng Iloilo.